po yung Ricardo. Ito po yung Mickey. Then, bawang, sibuyas, balunan, atay, karne ng manok. Gagamit din po tayo ng buto-buto. Pakukuluan ko po yan. Siya ko pong isasabaw sa lomi. Sige guys, start na natin luto. Ito po yung mga toppings. Minarinig ko po sa paminta. Asin. Magic sarap. At saka rin yan. Pag po dito, magkaroon siya ng crunchy. Iprito muna natin ang mga toppings. Ito po yung buto-buto, pinakuluan ko. Then nilagyan ko ng bawang at sibuyas, paminta. At nilagyan ko rin po ng chicken broth cube. So ngayon, umpisa na po natin mag-isa. Unahin na po natin ang sibuyas. Haluhalin po lang natin hanggang 3 segundo. At sinod natin ang bawang. Haluin lang po natin kasi ang gusto ko po sa bawang at sibuyas yung medyo golden brown na yung amoy at lasa niya ay nanunood sa lasa ng ating lulutuin na lumi. Sa puntong ito, medyo nag-golden brown na siya. Ilagay na natin yung karne ng manok galing sa buto-buto. Sunod na natin ang sabaw. Kung tawagin ay kaldo. So takipan lang po natin. Tapos maganda po niyan yung kumukulo na kumukulo bago natin ilagay ang noodles. Lagyan po natin ng oyster sauce para magdagdag kulay at lasa sa ating lomi. At sunod na po natin ang noodles. Ihaluin lang po natin ng konti. Then, takipan natin. Kinakailangan po talaga niyan yung malakas na apoy at kulong-kulo. Sa puntong ito, okay na po siya. Kulong-kulo na po siya. Ilagay na po natin ang itlog. Dahan-dahan po natin ilagay. Then, haluin natin ng dahan-dahan. Yung punto na parang sinulid, hibla na sinulid. Sunod na po natin ang cassava flour na siya po nagpapalapot sa ating lomi. Ituloy lang po natin ang paghahalo. At sa puntong ito, luto na po ang ating lomi. At pwede na po natin siyang ihanda at ready. Fried chicken.
Bye! Balunan, manok. Eh, balat. Thank you, Charon. Lagi natin itlog. Lomi! So guys, ito tayo na. Ito ang lumi. Ito ang sausapan. Lomi. Matama. Tok makain. Pagkita ko sa inyo. Pagkain ng Lomi Batangas. Imbalat. Thank you.
Dahil po. Ay, salamat. Busog na naman ako. Sarap ng lumi. Sarap pagkaluto. First time ko nagluto ngayon. Mayinit pa lang, hindi mo yung makainin. Pag narumig na, hindi na siya marapot, magkakaroon na siya ng tubig sa baw. Kaya dapat, bago luto, saka mo makainin. Tuloy ko na sa kapitbahay. Ayos ba? Kaibigan, maraming salamat sa inyong mga panonood. Huwag mo nga kalimutan mag-subscribe. I-click ang subscribe button. Then, bell button all. Para update ko sa mga video. Maraming salamat. Ganito na lang.